welcome to our virtual Sunday School. Ngayon, mga bata, panibagong linggo, panibagong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, mga bata, sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, mga bata, kaya nyo ba nahanapin for 30 seconds ang limang bagay? Ano yung mga limang bagay, mga bata? Bible, notebook, ballpen, bag, at picture ng church. Ulitin natin, mga bata, for 30 seconds, kailangan natin hanapin o hanapin natin ang limang bagay. Bible, notebook, ballpen, bag, at picture ng church. Handa na, mga bata? Kaya, timer starts now! Tungkol sa Luke 15 verse 8 to 10. Pinag-usapan dito, mga bata, o ito yung kwento o parable ni Jesus Christ tungkol sa isang babae. Meron siyang 10 salaping pilak, ngunit nawala ang isa. Ilan na lang ang meron siya? 9, tama. Meron na lang siyang 9 na salaping pilak. Kayo, mga bata, pag nawala ang isa, hahanapin niyo ba ang nawawala? O hahayaan niyo na lang dahil meron naman kayong siyam? Alam niyo ba, mga bata, na hindi siya tumigil sa paghanap doon sa isang nawawala niyang salaping pilak? Hinanap niya na hinanap hanggang sa matagpuan niya. Alam niyo ba, mga bata, ang kanyang ginawa nung nakita niya ang salaping pilak na nawawala? Ang ginawa niya, mga bata, ay sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay na natagpuan na niya sa wakas ang nawawala niyang salaping pilak. Kaya sila daw ay sumama na makipagsaya o mag-celebrate dahil nakita na ang nawawala niyang salaping pilak. Alam niyo ba, mga bata, na ganun din ang ginawa ni Jesus Christ sa atin? Hindi siya tumigil sa paghanap sa atin nung tayo ay nawala. Oo, mga bata, tayo ay nawala dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, tayo ay hinanap niya at nang tayo'y kanyang matagpuan, tayo kanya'y inalagaan at kailanman ay hindi na hinayaan mawala muli. Kaya nga siya, mga bata, namatay doon sa cross para sa atin. Upang hindi na tayo maligaw o mawala sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon, mga bata, samahan ninyo kung ipalalangin natin ng mga mahal natin sa buhay ang ating pamilya o mga kaibigan sa gayon, hindi na tayo muling mawala at sama-sama tayong mag-enjoy sa presence ng Diyos. Let us bow our head and close our eyes and let us pray. Heavenly Father, thank you po sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin at salamat po sa buhay ng mga batang ito na hindi ka tumigil hanggang sa kami matagpuan mo. Kaya Ama, Lord Jesus, tulungan niyo po kami na manatili at mag-enjoy sa presence mo hanggang sa lumaki ang mga batang ito. Salamat po sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. At hayaan mo din, Lord, yung mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan namin ay makasama na rin namin sa pag-enjoy sa presence mo. At hayaan mo din po na maging masaya kami kasama nila at kasama mo. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Ngayon, mga bata, it's time for activity or craft time. Ngayon, mga bata, kailangan na natin para sa ating activity ay gunting, karton, at pentel pen. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Worship and sing.
naman natin mga bata yung next step. Ang next step mga bata ay mag-enjoy tayo kasama ng mga kaibigan or kapatid natin sa loob ng bahay. Kaya ngayong araw na to mga bata, may kasama si Teacher Esther na bago o magiging kasama natin sa game na gagawin natin ngayong araw na to. Kasama ni Teacher Esther, si Ate Ella at si Ate Ana. Yan. So sila, mga bata, ang kasama ko o magiging kalago ko para sa libro na ito. Ngayon, mga bata, paano ba natin gagawin yung game? Ang kailangan nang gawin ni Ate Ana, Ate Ella, ay hahanapin ang tatlong bariya o tatlong yung ginawa natin kanina at paunahan silang makahanap ng dalawa. Kung sino ang unang makahanap ng dalawa na papel na pera ay siya ang panalo sa game natin. At ngayon mga bata, naitago ng Teacher Esther yung mga ginawa natin kanina, yung mga papel na bagaya. Kaya ngayon, mag-uumpisa na tayo ng ating game. Kaya ready ka na ba, Ate Ella? Ikaw, Ate Ana, ready ka na ba? At dahil dyan mga bata, mag-uumpisa na tayo ng ating laro sa araw nito. Pero mga bata, tandaan natin, kung sino man ang manalo sa laro natin, makipag-celebrate tayo sa kanya. At kung hindi man tayo manalo mga bata, sa susunod na laro, subukan ulit natin at ibigay natin yung best natin para manalo na tayo. At bago tayo mag-start mga bata, shake hands muna kayo Ate Ella at Ate Ana. Yan, para sa ating sportsmanship. At dahil dyan, ready, get set, go! Kaya Ate Ella at Ate Ana, salamat! At sa susunod, sana makalaro ulit namin.